Habang masayang nag-aalmusal sina Lolo Sir, Eloy at Ali, ay nakatanggap naman sila ng text mula kay Kapitan Rosales tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Hannah. At sa pagpunta nga ni Eloy at Ali sa presinto, ay sinabi ni Kapitan Rosales na may bago silang suspect na may kinalaman sa pagkamatay ng nani ni Eloy. At nang sabihin ni Kapitan ang pangalan, ay unang naisip ni Ali na kapangalan lamang ito ng tatay niya. Ngunit kinumpirma ni Kapitan Rosales na si Mang Joey nga ang bago nilang suspect. At nang tanungin ni Ali kung paano naging kasabwat ang tatay niya, ay pinaliwanag ni Kapitan na iniimbestigahan nila ang finances ni Attorney Evangelista at may nakita silang kahinahinalang transaksyon na nag-link kay Mang Joey at kay Attorney Evangelista. Napag-alaman nila na nag-encash si Mang Joey ng kalahating milyong piso sa account ni Attorney Evangelista at sinabi naman ni Eloy na baka ginagamit lamang ni Madam Helena si Joey para i-frame up. At doon nga ay pinarinig ni Kapitan kay Eloy at Ali ang mga tape recordings na nag-uusap si Attorney Evangelista at Mang Joey kung paano palalabasin na aksidente ang pagkawala ng preno ng jeep nila Eloy. Matapos marinig ang mga recordings ay nagdesisyon si Ali na kausapin ang ama. At nang tanungin nga niya ang ama ay tinanggi nitong may kinalaman siya sa pagkamatay ni Hannah at dinoktor lamang ang mga recordings. Ngunit inamin naman niya na nakipagsabwatan siya kila Attorney Evangelista upang magamit ang pagkakataon na mapalapit lamang siya kay Ali upang makabawi. Ayon kay Mang Joey ay ginamit lamang siya ni Madam Helena na maging mata kay Eloy. Ngunit wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Hannah. Subscribe na mga kachika para laging updated sa mga susunod pang mga episodes.